Mahaba ang pila ng mga nais makabili ng pagkain sa isang supermarket sa Surigao City. Tatlong araw na ang problema ng mga nasalanta ng bagyo kung saan sila bibili ng pagkain at gutom na ang inaabot nila. Walang makain, walang pangkape, walang ulam. Mahirap talaga, sir. Lalo yung tubig, ilaw, ang hirap, sir. Pagkain! Lalo nung may mga anak ka, ang hirap. Nakabantay ang mga pulis para hindi magkagulo ang pagpasok sa supermarket. Pahirapan pa rin ang mapagkukunan ng malinis na tubig, lalo na ang inumin. Nagtsatsaga ang mga residenteng pumila ng ilang oras para makaigib. At ngayong bukas na ang pangunahing daan papasok sa lungsod, may unti-unti ng tulong na dumarating. Ang request ko namin, kung pwedeng mga partial na mga tulong ay makakarating na. Oo. Kaya lahat naman apektado dito. Dito sa Surigao City may mga mangilan-ngilan na supply, no? Pero hindi sufficient 'yon. Sa Surigao talaga mahirap. Dumating na rin ang mahigit 400 pulis sa Surigao para tumulong sa clearing at relief operations. At sa harap ng nararanasang hirap, marami ang nagdesisyong umalis pansamantala sa Surigao City. Ngayong bumubiyahe na ulit ang mga barko, dumagsa sa pier ang mga nais tumawid patungo sa Leyte. Wala na pong ibang way kasi galing na kaming Lipata tapos napunta kami dito. Taang Leyte at Cebu ang biyahe ng barko. Hirap pang marating ang Dinagat Islands Province at Siargao Island dahil sira ang mga pier. Si Jay naman, ilang araw naghahanap ng paraan para makontak ang pamilya sa Batangas City. Naabutan sila ng bagyo ng dalawa pang kasama sa Surigao dahil sa trabaho. Basta buhay kami. Buhay kami. Yun lang, nasyo-short kami sa pagkain. Pero nais lamang niyang ipaalam na ligtas siya kaya nakitawag siya gamit ang satellite po ng news team. Umiiyak ako kasi nakita ko kayo. Wala kasi signal. Yung pamilya namin talagang alam ko ano, worrying na sa amin. Sa tala ng PDRRMO, 18 na ang patay sa Bagyong Odette sa Surigao del Norte at 12 dito ay mula sa Siargao Island na pinakamatinding napinsala. Sa Dinagat Islands, 10 na ang naitalang nasawi. Mga pagkain at tubig ang kailangan doon ngayon, lalo't na wala ng kabuhayan ang mga residente na umaasa sa pangingisda at agrikultura. Pagdating po sa mga agricultural damage, ang estimate po natin dyan ay 90% wiped out po ang mga crops. Sa barangay ko mismo, kung saan ako nakatira, lahat po ng bangka ay nasira at lumubog. Yung tatlong district hospitals namin ay damage talaga. Yung isa po ay 90% damage at inoperable na. Sabado ng gabi, bumiyahe na papuntang Dinagat Islands ang barko, lula lang relief goods gaya ng mga bigas. Dennis Datu, ABS-CBN News.